Hello guys, kumusta? Ngayon, tutorial muna tayo kung paano mag-create ng alarm sa isang motor. Bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. At huwag mo na rin kalimutang mag-like or mag-share kung nagustuhan mo ang video na to. Ang lalagyan natin ng alarm ngayon ay ang Yamaha XTZ125. Bago tayo dun sa motor guys, dito muna tayo sa alarm module niya. Ito yung non-toking alarm. Ituturo ko sa inyo kung saan ikabit o anong mga function nito. Ito palang alarm module niya. Ito yung remote control, dalawang remote control nito. Ito yung isa. Itong dalawang yellow wire ay itatap natin ito sa signal light ng motor. Itong red wire ay itatap natin ito sa positive wire ng motor na galing sa battery. At ito namang black ay itatap natin ito sa negative ng motor. Itong blue wire naman ay itatap natin ito sa starter ng motor. Ito namang orange ay itatap natin ito sa accessories wire ng motor. Itong pink at saka gray ay parehas lang ang function nila. Kaya ang gagamitin lang natin ito ay ang gray. Buksan natin itong left side cover na ito para dito natin ilagay yung mga wires ng alarm natin. Kasi dito banda yung harness na. Dito makikita lahat ng wire na kailangan natin na itatap. Okay, buksan muna natin. Ito ang lalagyan natin, si XTZ125. Ito yung plaka niya ngayon kasi wala pa, bago pa lang kasi. Tanggalin natin itong upuan para makita natin, maayos natin yung pagkalagay niya. Ito na guys, nailagay ko na siya sa wire harness natin. Review lang natin. Itong dalawang dilaw ay lagay natin ito sa signal light ng dito sa harness. Itong isang dilaw, ilagay natin sa maliit na brown. Kasi ito yung signal light sa kabila. At sa namang yellow ay sa itatap natin sa green na wire. Ito namang red wire, itatap natin to siya sa red wire din ng motor. Kasi ito yung positive galing sa battery. Red to red tayo. At ito namang black wire galing sa module, ilalagay natin ito sa black wire. Black to black tayo kasi ito yung negative wire ng motor. Sunod, itong orange wire, ilagay natin ito sa accessories wire. Ang accessories wire ng motor dito natin makikita sa dalawang dito sa flasher. Dito sa flasher, itong dalawang dalawang brown na ito, dito natin ilalagay siya. Itong orange wire, accessories wire. Ito, gamit tayo ng 4-pin relay. Horn relay lang to guys. 86 ng relay ay itatap natin sa blue wire ng galing sa module, alarm module. Ang 87 naman, ilagay natin ito sa starter ng motor. Ito ang kulay ng starter ng motor ng XTZ is blue na may stripe na white. At 85 at 30 naman ay ipapagsamahin natin at ikukunik natin sa neutral ng motor. Neutral. Ang neutral ng XTZ is blue, light blue, para hindi siya mag-aandar pag nakakambyo. Babalutan muna natin guys para mas malinis tingnan. Okay, ito, nabalot ko na.
ang module alam natin ay nilagay ko dito sa gilid. Yung relay niya, nilagay ko dito sa ilalim para safe. Okay. Try na natin. Try na natin. Start. Patayin natin. Pwede siyang i-start dito sa motor. Pero pwede siyang patayin dito sa remote. Okay. Okay. Patayin na siya. Pwede natin i-start din. Okay, titesting na natin. Pwede siyang panda rin natin gamit ang push start niya. Ito. Pero, pwede rin siyang patayin gamit ang remote control natin. Ah, tingnan natin. Okay. Ah, kapag remote control gagamitin natin sa pagpapaandar, hindi siya pwedeng patayin gamit ang susi niya. Oh, tingnan natin. Start. 1 2. Ah, ginamit natin yung remote control. Ah, tingnan natin, patayin natin siya sa susi, ha. Hindi siya mamamatay. Ah, yan, ganyan. Patayin natin sa remote control. Okay. Patayin natin yung susi. Ah, kapag ipapark mo, pwede mo siyang ilalak sa susi niya, tapos idubulak mo dito sa remote control. Lock natin. Lock na siya. Tanggalin natin yung susi. At ilalak din natin dito sa remote control niya. Ito ang lock niya. Kapag halimbawa may katabi ang motor mo na tulad nito, mabilis mo kagad ma-identify kung saan ang motor mo. Kasi gagamitin mo lang yung remote control mo sa pagpapatunog niya tulad nito. Patunogin mo. Ganyan. Identify mo kagad kung sino dyan ang motor mo. Kung sino man ang gustong magpapa-install ng alarm or kaya magpa-wirings ng personal sa akin, text nyo lang ako or tawagan. Ilalagay ko dito yung number ko. Hanggang dito na lang ang ating video. Sana'y may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.